Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Wilbert. Samahan ninyo ako muli sa isa na namang adventure sa Tuklas Kaalaman sa Sipnayan. Basta laging tandaan mga bata na sa mathematics, tandaan ang tatlong M. Makinig, matuto, at magbilang. Dahil sa mathematics, ang batang matyaga, batang matgaling. Bago natin simulan ang ating talakayan, sa araw na ito, tayo ay magsanay muna. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng bilang ng 12 o 12? Ang hanay A ba? O ang hanay B? Mahusay mga bata, ang nagpapakita ng bilang ng 12 ay ang hanay A. Subukan naman natin ito. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng kabuuang bilang ng 15 o 15? Ang hanay A ba? O ang hanay B? Napakahusay nyo! Ang hanay B ang nagpapakita ng bilang ng 15 o 15. Alin naman sa mga larawang ito ang nagpapakita ng bilang ng 16 o 16? Ang hanay A ba? O ang hanay B? Napakagaling! Ang nagpapakita ng bilang ng 16 ay ang hanay B. Visualizing multiplication of numbers by repeated addition. Ngayon mga bata, balikan natin ang inyong mga sagot. Sa larawan na ito, paano nyo nalaman na ito ay 12? Inyo ba itong mabilisang binilang ng isa-isa? Alam nyo ba mga bata na mas mabilis bilangin ang mga bagay na nasa loob ng kahon kung tayo ay gagamit ng teknik ng repeated addition? Pansinin natin na ang bawat hanay ay may 3 strawberries. Bilangin nga natin, 1, 2, 3. Sa susunod na hanay naman ay ganun din. Ito ay may 3 bilang din. 1, 2, 3. Ang susunod na hanay naman pag binilang natin, meron din itong 3 strawberries. Ganun din ang panghuling hanay. Pagsamahin natin ito, ang mga bilang ay 3 + 3 + 3 + 3. At ang kanilang sum ay 12. Maaring din nating sabihin na tayo ay may 4 na grupo na may 3 bilang bawat grupo. Dito, maaari nating sabihin na 4 times 3 equals 12. Ngayon naman, ay pansinin natin ang larawan na ito. Gamitin natin ang repeated addition para mapadali ang pagbilang ng mga talong na nasa kahon. Mapapansin natin dito na sa unang hanay ay may 3 talong. Sa pangalawang hanay, may 3 talong din. Gayon din sa pangatlong hanay, sa pang-apat na hanay, at ang panglimang hanay. By repeated addition, maari nating sabihin na 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15. Sa multiplication process naman, maari nating sabihin na tayo ay may 5 hanay na may 3 talong sa loob. Ibig sabihin, maari nating sabihin sa multiplication process na 5 × 3 = 15. Sa makatuwid, ang repeated addition ay maari nating gawing multiplication. Lagi lang tandaan na ang unang factors ay ang bilang ng grupo at ang pangalawang factors naman ay ang bilang ng nilalaman ng grupo. Halimbawa, sa larawan na ito, mapapansin natin na tayo ay may 4 na hanay. Kaya, ang unang factors natin ay 4 o 4. Ang tawag natin dito ay number of groups. Habang ang bawat hanay ay may 2 object. By skip counting method,
maaari nating sabihin na 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 8. Sa multiplication process naman, maaari nating sabihin na 4 times 2 equals 8. Visualizing multiplication of numbers by skip counting. Gamitin natin ang skip counting method upang i-visualize ang 2 times 4 equals 8. Dahil 2 ang unang factors natin, ito ang gagamitin natin sa skip counting. Ang gagawin natin ay skip counting by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ang sumunod nating factors ay 4. Ibig sabihin, kunin natin ang pang-apat na skip counting ng 2. 1, 2, 3, 4. At ang pang-apat na skip counting ay 8. Sa makatuwid, ang product sa 2 times 4 ay 8. Isa pang halimbawa, gamitin natin itong 5 times 6 equals 30. Dahil ang 5 ang nasa unahan o ang unang factors, ang gagawin natin, tayo ay mag-skip counting by 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Dahil 6 ang pangalawang factors natin, ibig sabihin, magbibilang tayo ng 6 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pang-6 na skip count ay 30. Sa makatuwid, ang product o ang sagot sa 5 times 6 ay 30. Visualizing multiplication of numbers by multiplication table. Ngayon naman ay gagamitin natin ang multiplication table at gawin natin ang 5 times 6 equals 30. Sa 5 times 6, ang 5 ang una nating hahanapin. O kung anumang numero ang nasa unahan ang unang hahanapin sa table. At hahanapin natin ito sa bandang itaas. Oo, lagi tayong magsimula sa itaas. Kung titingnan natin ang table, narito ang 5. Ngayon naman, hanapin natin ang 6 sa gilid sa bandang kaliwa. At narito ang 6. Pagsalubungin natin sila at dito, mapapansin natin na sila ay nagsalubong sa 30. Sa makatuwid, ang product ng 5 at 6 ay 30. Ngayon naman ay gamitin natin ang lahat ng ating natutunan upang malutas ang suliranin na ito. Mayroong 3 garapon ng cookies. Bawat garapon ay naglalaman ng 8 cookies. Ilan kaya ang lahat ng cookies? By repeated addition, alam natin na mayroong 8 cookies ang bawat garapon. Maari nating gawing 8 plus 8 plus 8 equals 24. Sa multiplication process naman, tayo ay may 3 garapon. Sa bawat garapon ay may 8 laman. Kaya 3 times 8 equals 24. Sa kaparehas na suliranin, gamitin natin ang skip counting method. Dahil may 8 cookies ang laman ng bawat garapon, tayo ay mag-uumpisa mag-skip count sa 8. Dahil may 3 garapon, ibig sabihin, 3 beses tayo mag-skip count. 8, 16, 24. Ibig sabihin, ang 8 times 3 equals 24. At ang panghuli, gamitin natin ang multiplication table. 3 times 8 equals
hanapin natin ang 3 sa taas ng multiplication table. At andito ang 3. Hanapin naman natin ang 8 sa bandang kaliwa ng table. At narito ang 8. Makikita natin na sila ay magkakasalubong sa 24. Kaya ang product ng 3 at 8 ay 24. Ang lahat ng cookies ay 24 o 24. Tandaan mga bata na sa pagkuha ng product ay makakatulong ang repeated addition, skip counting method at multiplication table. Bago tayo tumuloy sa ating pagsusulit, tayo ay magsanay muna. Sagutin ang mga tanong na ito. Una, ano ang product ng 2 at 5? Tama, 10. Pangalawa, ano ang product ng 3 at 4? Mahusay, ang tamang sagot, 12. At ang panghuli, ano ang product ng 4 at 6? Napakahusay talaga, 24. Wari ko'y handang-handa na kayo sa ating pagsusulit. Kumuha ng sagutang papel, lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Bibigyan lamang kayo ng 1 minuto para sagutan ito. At ang inyong 1 minuto ay magsisimula na. Narito ang mga kasagutan sa inyong gawain. Kung nakakuha ka ng 5, napakahusay mo. Kung nakakuha ka ng 4, ikaw ay napakagaling. Kung ikaw ay nakakuha ng 3, ikaw ay mahusay. Kung ikaw ay nakakuha ng 2 o 1, balikan ng aralin o magpaturo sa inyong magulang para sa susunod na pagsusulit, ikaw ay makakuha ng mataas na marka. Naway marami kayong natutunan sa araw na ito mga bata. Basta lagi nating tandaan mga bata na sa mathematics, ang batang matyaga ay batang matgaling. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!